guys, it's your girl Michelle, and welcome back again to my YouTube channel. So, what's up, guys? It's your girl Michelle, and welcome back again to my YouTube channel. So, guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, and don't forget to click the notification bell para always kayong updated sa lahat ng aking mga ipopost. So, ayun na nga, guys. For today's video, ang gagawin ko is ituturo ko sa inyo kung paano hindi kayo makaka-copyright sa mga video na gusto niyo i-re-upload na hindi niyo sariling video. So guys, kung gusto niyo matutunan, just keep on watching. So, ayun na nga guys, as you can see sa ating screen, nakikita niyo na sa YouTube tayo. So first thing nating gagawin guys is syempre i-search natin yung video na gusto natin i-upload. At i-search ko si Kit Talents, yung sikat na vlogger, kasi dun tayo kukuha ng video na gusto kong i-upload. So, ayun na guys. I-search ko ang Kit Talents. At ayan, lumabas na lahat ng mga video niya. But, ito ang tatandaan nyo guys. Lahat ng lumabas na video na yan, no. Hindi niya mare-re-upload. Never ever. Hindi niya talaga yan pwedeng i-re-upload. Kasi hindi yan naka Creative Common. So, ang gagawin natin guys is, pupunta tayo dyan sa, yung nakikita nyong may tatlong line. Itatap natin yan guys. At nakikita nyo yung Creative Commons. Itatap mo rin yan at apply. So, ayun. Yung lahat na lumabas ng mga video na yan, pwedeng nyo yung i-re-upload. Tingnan nyo sa description box, guys. Kung nakikita nyo, may nakalagay na Creative Commons License Reuse Allowed. So, ayan. Pwedeng nyo yung i-re-upload nang hindi kayo nakaka-copyright. So, guys, ganun lang yun kadali, guys. And, second, guys, syempre, isi-save natin yung link. Pagkatapos ma-save ng link, guys, syempre, i-download natin sa ating phone para ma-save sa ating phone. And, after nyan, pagkatapos nyan, guys, is, syempre, i-upload na natin yung video na gusto natin i-upload sa ating YouTube channel. So, ayun na nga, guys. Habang nagpa-process yung ating video na i-re-upload, pupunta tayo sa ating YouTube studio. Pagkatapos natin pumunta dyan, ayan, nakikita nyo, guys. Kasi, guys, ganito kasi yan. Kung may bago kayong i-upload na video, may nakalagay dito sa ating YouTube studio na processing video. So, kunwari, ito yung processing video, guys. Ang ating gagawin is, itatap natin yan. At kung nakikita nyo yan, guys, yung may parang lapis, itatap mo yan. Tapos, punta tayo sa Advanced Settings. Pagkatapos natin pumunta sa Advanced Settings, kung nakikita nyo dyan, may nakalagay na category. Tapos, pipindutin nyo yan. Pipiliin nyo kung ano ba yung tema ng ginawa nyong video. Kung how to style ba yan, kung ano pa ba yan. Pipiliin nyo, guys. Tapos, last thing is pupunta tayo sa License and Rights Ownership. At pipiliin natin yung Creative Commons. So, ayan guys. Ganun lang yun kadali guys. So, dito ko na rin tatapusin ang aking video. So, that's it guys. Thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell below para always kayong updated sa lahat na aking mga ipopost. Bye-bye!